Hello mga kachika, magandang umaga o magandang tanghali o mapagabi man dyan sa inyo. Kahit sa ang sulok man kayo ng mundo, sana all is well lang tayong lahat. Ngayong araw, pag-usapan naman natin ang mahiwagang extra virgin coconut oil. Matagal ko na siyang kinagamit, ilang taon na siguro, kaya gusto ko itong i-share sa inyo. Kaya samahan niyo ako hanggang sa dulo. Kaya nga pala mga kachika, kung bago ka lang dito sa aking Monting Channel, ako nga pala si Inay Cherry, ibinabahagi ko lang sa inyo o gusto ko lang i-share sa inyo ang aking mga karanasan, lalo na sa ating mga kalusugan at food and travel. Kaya paki-likes lang, at paki-click na rin yung subscribe button at ang notification bell para ma-notify kayo pag mayroon akong bagong video. Thank you. Itong extra virgin coconut oil na to, ang kasama ko sa trabaho ang nakapagsabi nito sa akin. Ngayon, napaisip nga ako dahil nung time na yun, naghahanap ako ng supplement para sa aking, kasi ngayon 56 na ako this November. Noong mga 52, mga ganong edad, 52, 53, napapansin ko, halimbawa yung mata ko, nagda-dry na siya, minsan mahapdi. Tapos yung ilong ko, nagda-dry din. Lalo na yung lalamunan ko. Pero bago ako bumili, nag-research muna ako. At nakita ko rin na marami ang benepisyo. Yung benepisyo ng extra virgin coconut oil. Kaya nung nagbili ako noon, ilang years ago na, hanggang ngayon, hindi ko na siya binitawan. At saka, kailangan ang tingnan nyo din na cold pressed ang pagkagawa at saka unrefined coconut oil. Disclaimer lang, hindi ako doktor. Kumbaga, ano ko lang, eksperyensya ko lang sa sarili ko na gusto ko lang ibahagi sa inyo o i-share sa inyo. Pero i-research nyo muna bago kayo bumili para maalam nyo kung anong nararapat o dapat. Tapos ang paggamit ko nito, inaano ko, hinahalo ko rin sa aking almusal, sa aking breakfast. Katulad may ginawa akong video yung tungkol sa moringa. Bali, ito yun. Bali, ininit ko na ito. Itong coconut milk. Coconut milk siya. Ininit ko na sa microwave dahil ayaw kong iluto dito sa apoy dahil magiging lutong-luto. Tapos nilagyan ko na siya ng 1 teaspoon na moringa powder. Tapos ito naman, nilalagyan ko rin siya ng 1 tablespoon. Ang nagugustuhan ko lang dito sa coconut, dahil pag nahalo ko na siya, tapos nalagyan ko na siya ng cereals o kung ano man, mga prutas, kung anong gusto ko, parang siyang ano, yung parang ginataang bilo-bilo. Kasi ang lasa yung sa coconut. Kaya ang gamit ko dito, 1 tablespoon. Ang ibang tao, ang ibang gumagamit nito, dinidiretso lang nila ito sa kanilang bibig. Tapos nilululong na. Pero ako, parang maano sa akin, parang mas gusto ko pa i-ano sa katulad dito sa almusal. Kaya ito na yung 1 tablespoon ko na extra virgin coconut oil. Tinunaw ko na siya dito. Bali, green ang kulay niya kasi nalagyan ko na rin siya ng 1 teaspoon na moringa powder. Kaya, yun. Mayroon pa akong mga kunting nilalagay dyan. Pag naayos na, imimix ko na sila. Tapos, doon ko palalagyan ng mga kung ano lang, prutas, cereals, or oats. Kung ano lang ang gusto kong ilagay. Yun na ang almusal ko. At saka, maganda rin siya pang ano, makeup remover. Ang ginagawa ko, bago ako maghilamos,
ng mukha, nilalagyan ko na siya ng oil. Pag nalagyan na ng oil, saka pa ako kukuha ng cotton pad, tatanggalin, natatanggal ang mga make-up, lalo na dito sa may mata, yung mga ganyan. Saka pa ako mag-hilamos. Yun. Ah, ito nga pala yung benepisyo ng extra virgin coconut oil. Nagkuha lang ako ng ilan dahil marami. Kaya, ito na siya. Number one, fight Alzheimer. Kasi iyon din ang ano ko, naisip ko, dahil kaya ako nag-research nito at gusto kong bumili. Dahil ang problema ko rin mula noon pa, may insomnia talaga ako. Parang nahirapan ako magtulog. Kaya natatakot ako baka madamage ang aking brain. Kaya sabi ko mamaya ma-Alzheimer, magkaroon ako ng Alzheimer. Kaya doon sa benepisyo, nasali doon yung Alzheimer na maganda rin ang coconut oil sa mga ganong problema. Kaya doon din ako na naudyok na maggamit nito. Hindi lang sa panunuyo ng aking lalamunan, mata o ilong, kundi doon din sa Alzheimer. Kasi parati akong kulang sa tulog, hindi kumpleto. So doon ako nag-aalala sa aking brain. Dahil lalo na tumatanda, malilimutin. At saka marami na tayong chemicals lalo na ako maraming mga injections, mga operasyon dyan. Kaya yun din, naudyok ako maggamit nito. Ngayon, so number one, fight Alzheimer. Number two, lower blood pressure. Number three, fight inflammation. Number four, cancer fighting potential. Number five, immune system boost. Nagbo-boost siya ng immune system. Ngayon, memory and brain function. See? Yun. Yun ang ano ko dyan eh. Yung memory ko dahil napakahina. Minsan nga, dito na sa katapusan ng aking dila, hindi ko pa rin maibigkas dahil hindi ko mabuo kung anong sasabihin ko. Energy endurance. Number 8 is improve digestion. Number 9, improve skin issues. At saka number 10 is prevent gum disease and tooth decay. Kaya minsan pag hindi ko nakakalimutan na nag-oil pulling din ako. Yung bago ka maligo, mag-ano ka na ng isang maliit na kutsara o gusto mo mas marami, malaking kutsara, ay oil pulling mo habang nag-shower ka. Kaya lang, pag tapos ka na, huwag mong ibuga sa lababo. Dahil magbabara, mag-ano ka ng toilet paper or kitchen roll, kitchen paper. I-ano mo. Tapos i-tapo mo sa basura. Huwag lang basta i-ano dyan sa sink dahil baka magbara in the long run. Kung sige-sige ka na mag-ano. Tapos, ginagamit ko rin itong extra virgin coconut oil. Kung tapos na akong mag-ahit, dahil ka dito sa underarm mo. At saka itong extra virgin coconut oil na to, maganda rin siya yung pang, ano rin siya eh, yung carrier oil, yung base oil. Halimbawa, magamit ka ng mga essential oil, katulad ng tea tree oil, lavender oil, yung mga ganon. Dahil hindi siya, lalo na yung tea tree oil, hindi mo siya pwedeng pure na sa skin mo, kailangan may carrier oil na ipapa
i-dilute mo sa ano. Katulad nito sila, yung mga essential oils. Kailangan meron kang kailangan i-dilute mo sila sa mga carrier oil. Katulad nito, pwede rin ito, coconut oil. O kaya yung iba, jojoba oil or almond oil. Ginagamit ko rin siya sa aking lips, lalo na pag winter. Nagda-dry din yung lips ko, kaya ginagamit ko rin siya pang protection sa lamig. At saka sa pag-summer naman, sa init. Kaya yun din, saka maganda rin siya pang ano, sa kamay. At saka, noong nagkaroon ako ng problema nga dito sa aking likod, yun din ang minamasahe ko. Isa din siya sa mga oil na mga ginagamit ko pang masahe. Kaya, marami rin akong mga nagagamit nito. Kasi, ito siya, yung mga empty ko na mga sa night cream o kaya day cream ng mga container na maliit. Nilalagyan ko siya ng mga itong extra virgin coconut oil. Mayroon ako sa bathroom, mayroon ako sa aming higaan, sa bedroom namin, mayroon ako dito sa entrance hall namin para pag nakalimutan ko pala sa taas maglagay, at least bago ako lumabas, pag naalala ko, nakakalagay ako. Takot naman din ako nga lang maglagay sa aking bag kasi baka mabukas yung takip, anak ko. Hindi na talaga yan matatanggal siguro, aywan ko lang ha. Siya nga pala, meron pa akong pahabol. Ginagamit ko rin ito sa pagtanggal ng aking kilay. So, naglalagay ako ng extra virgin coconut oil dito sa aking kilay. Silang dalawa. Siguro mga isang minuto o dalawang minuto. Saka pa ako magbubunot. Kaya malambot na siya. Hindi na ako nagluluha at hindi rin masakit para sa akin. Kaya yun, ginagamit ko rin siya parati. So yun lang guys. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon. At sana sa susunod ulit. At paki-likes lang at paki-click na rin yung subscribe button at ang notification bell para ma-notified kayo pag mayroon akong bagong video. Maraming salamat. Ingat kayo. God bless. Bye-bye.